Hello, good day mga boss, Skeleton DIY Grip. So ngayon, magdi-discuss lang tayo ng motorcycle product. So ano ba to? So ito ay motorcycle dashcam. So front and rear itong camera na to. Tapos ang brand nito is Blue Sky C. Yan. So itong Blue Sky C kasi is kilalang product ito, no? Sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas parang hindi siya ganun kakilala. Ewan ko lang, no? O baka hindi ko lang kasi siya kilala. Pero ito is madalas nire-review ng mga taga-ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, parang ilang video lang yung nakita ko may review na ito. So, yan. Box natin to, no? Tapos, papakita ko sa inyo yung inclusion sa loob. Tapos, explain ko na rin sa inyo yung ibang features na ito. So, hindi na natin papatagalin, no? Simulan na natin to. Di ba, ito yung pinakakahon ng Blue Sky C natin, no? Tapos nakalagay dito yung spec, yung picture ng product. So ito is A12 yung pinaka model. So sa gilid mayroong barcode. Yan, tapos dito nakalagay Blue Sky C. Tapos incheck na specs, yan. So buksan na natin, slide lang to. So meron nga pala kayong mabibili mga motorcycle dashcam, ano, or motorcycle camera na nagkakahalaga ng 1,200 to 2,000 pesos. So, kayo nang bahala, no, kung willing kayo mag-spend ng ganong amount para doon sa motorcycle dashcam nyo. Pero para sa akin, mas maganda magdagdag na kayo ng konti para quality dashcam na yung makuha nyo or motorcycle camera. So, tapos dito merong user manual. So, incheck, tapos merong English yan sa likod. So, tignan nyo naman, kahon pa lang na ito, magandang klase na. So, ito na yung pinaka-monitor natin, no? Rugged yung style niya. So, tingin ko kahit na medyo bumagsak-bagsak to, hindi basta-basta masisira. Tapos, meron tayong controller dito. Yan. So, isa-isayin natin yan. So, yung monitor. Yan. Tapos, meron siyang iba't ibang kulay ng connector. Yan. So, ito yung maganda dito, no? Hindi kayo malilito kasi color-coded yung connector. Yan. Ito, controller to, no? Kung gusto nyo mag-picture, pipindutin nyo lang to. Yung camera nyo mag-picture na. Tapos, meron siyang voice. Merong lock and unlock. So, etong lock and unlock na to, no? Halimbawa, nagbibideo kayo. Pagka nilock nyo siya, ibig sabihin nun, yung makukuha niyang video, hindi madidelete. So, nakalock siya automatic. Pagka naka-unlock, pwedeng ma-overwrite yung video or yung picture na tinitake nung pinaka-camera nyo. So, mamaya, baka explain natin further kung para saan yan. Tapos, tanggalin na natin to. So, ito is bracket. Yan. So, ito kasi is pwede nyong ikabit doon sa handlebar nyo. Pwede rin to sa loob ng compartment. Pero para sa akin, no, sa loob ng compartment ko na to lalagay. So, preference yun na. Kung gusto nyo sa handlebar, pwede naman. Para nakikita nyo yung video. Pero, hindi na kasi sa akin mahalaga yung kung makikita ko yung video. As long as nagre-record siya, okay na ako doon. So, ito, isa compartment ko na lang itatago. May disadvantage din kasi, no, pagka sa handlebar nyo ito nilagay. Kasi baka mamaya mapagtripan to, putol-putulin yung mga cable, nakawin to, or kuwain yung pinaka memory card nyo. Kasi ini-scroll lang to, makukuha na yung memory card sa loob. Yan. So may bracket, bahala kayo kung sa handlebar or dun sa loob nung compartment nyo ilalagay. So ito yung isa sa mga camera natin, no? Buksan natin. So tignan nyo, color-coded, kulay blue. So most likely, dito siya sa kulay blue ikakabit. So medyo mabigat siya, no? Alam mo na quality yung product. Yan. Oh, ang ganda. Balik natin dito. Hindi ko pa naman siya i-install, eh. Ito naman yung isa pa nating camera, kulay green. GPS. So, ito is merong GPS. Yan. Ito yung sa power supply natin. Yan.
Yung yellow is a positive ng battery, yung black sa negative ng battery. Etong kulay red na wire sa accessory wire nyo to ilalagay. So, eto no, meron kayong option. Kung anong power source yung gagamitin nyo. Pagka ito yung ginamit nyo, so need nyo itap ito directly sa battery. Pero pagka ito yung ginamit yung power source, pwede ito sa mga cigarette socket or cigarette charger natin. Pwede na ito dun. Yan, no? Kung mapapansin nyo, parehas kulay pula yung socket niya. So, mamimili lang kayo dyan. So, kung ayaw nyo na nagtatap sa battery, ito na lang sa cigarette charger or cigarette socket kayo. Pero kung gusto nyo, nakatap na kayo sa battery, ito na yung gagamitin nyo. Tapos ito, no? Wire extension lang ito, kulay dilaw. Yan. So, para yan dito sa ating controller. Yan. Para mas sumaba siya. Yung kulay blue, para yan dito sa ating camera. Yan. So, depende kung saan nyo ilalagay yung pinaka camera nyo, no? Meron rin tayo kulay green para dun sa isa pa nating camera. Dito. Yan. Mga wire extension lang to. Tapos, ito naman yung pinaka-bracket ng ating camera. Yan. So, ayan na lahat ng inclusion, no? So, balik natin. Tapos, i-discuss ko sa inyo yung features netong motorcycle camera na to. So, ito na, no? Naayos na natin yung laman sa loob. So, i-discuss ko sa inyo yung mga features netong dashcam na to or motorcycle cam. Una-una, waterproof ito, no? Naka IP67 na siya. So, yung pinaka screen natin at saka yung dalawang camera niya, pati yung controller is waterproof. So, kahit na nauulanan, walang issue yon. So, hindi siya basta-basta masisira. Kaya nga yung pinaka monitor natin, may option kung gusto nyo ilagay sa handlebar nyo or itago sa compartment. So, kahit na mabasa to, okay lang. Punta naman tayo dito sa may GPS. So, kanina pinakita ko yung pinaka GPS natin, no? Unfortunately, tingin ko yung GPS nito is hindi gumagana sa mobile app. So, hindi nyo pwedeng itrack yung motor nyo gamit yung cellphone. Ang alam ko, gumagana lang ito sa laptop. So, yung pinaka-application ni Blue Sky C is hindi para sa GPS. Yung pinaka-application niya is para dito sa may Wi-Fi. So, mamaya dadaan na natin yan. Tapos, etong 150 wide angle. Yan, 150 degrees siya, no? So, dun sa may hindi nakakaalam, eto yung coverage ng camera. So, pagka sinabi 150 angle, ibig sabihin kung eto yung pinaka-camera nyo, eto yung nasasakop niya. So, meron niya mga 140, 120. So, pagka mas maliit yung angle, mas konti yung makukuha ng pinaka-camera nyo. Pero ito, since ito is 150, so medyo malawak yung nakukuha niya or yung nabibidyoan niya. So, maganda. Kung makakakita kayo na mas mataas dito, 160, 170, mas okay yun. Pero wala kayong makikitang ganito na 180. Yung bukang-buka talaga yung nakukuha. Wala kayong makikitang ganun. Parang nga alam ko 160 at saka 170 hata ang pinaka-max. Pero 150 is good. Meron pang iba kasi dyan 140. So siguro at least 150 degree angle kung bibili kayo ng motorcycle camera. Ayan, maganda yan. Tapos supported siya ng 128GB na memory card. So, ito is malaki na para sa motorcycle cam. Yung iba kasi, no, hanggang 64 lang or hanggang 32 lang. Depende kasi din doon sa quality nung bibilin yung motorcycle camera. Pero ito is 128. Good na yan, no. Ang problema lang doon sa mga branded na motorcycle camera, hindi sila tumatanggap ng peke na memory card. So, kailangan class 10 hata, at least class 10 yung pinaka memory card nyo, which is understandable naman kasi yung mga branded na motorcycle camera is nagpo-produce ng magandang quality ng video. So kaya kailangan yung pinaka memory card nyo is magandang klase din. Tapos yung pinaka monitor natin is 3 inches yan.
IPS screen. Ito is 3 inches ito. Etong Wi-Fi na to. So, para saan ba itong Wi-Fi na to? So, meron kayong ida-download na application, no? Sa Google na pwede nyo install doon sa inyong cellphone. So, parang ang mangyayari, yung pinaka-cellphone nyo, pwede nyo i-connecta dito sa inyong monitor. Kung ano man yung mga video na nakuha nito or na-capture na netong ating monitor, pwede nyo siyang i-download doon sa inyong cellphone or pwede nyo siyang panoorin doon sa inyong cellphone. So, ayun yung pinaka-use netong Wi-Fi. Mas maganda sana, no, kung yung application sana ni Blue Sky Sea, makikita nyo rin or mapapanood nyo rin yung sa GPS kung saan-saan nagpunta yung motor nyo. Pero unfortunately, ang kaya lang nung application is mapanood kung ano na yung mga na-record nung pinaka module nyo. At saka, para lang ma-download yung mga video na dito kung gusto nyo siyang isave sa cellphone nyo. Pero, yung patungkol dito sa ating GPS, hindi siya nabubuo doon sa application. Sayang, no? Tapos, yung ating camera, yung front and rear is 1080p. Yan. So, ayan yung resolution or yung ganda nung kuha nung camera. Meron kayong mga makikitang motorcycle camera sa Shopee and Lazada na nakasulat na 1080p din yung pinaka resolution nila. Pero, hindi lahat yung totoo, no? Meron kasi doon na ang nakalagay 1080p, pero in reality 720p lang talaga yung kaya ng pinaka-camera. So, wag tayong mag-expect, no, pagka mumurahin yung motorcycle camera, wag natin i-expect na legit lahat ng nakalagay na specs. Syempre, yung iba diyan pinipeke lang yung specs na nilalagay nila doon sa kahon or doon sa motorcycle camera nila para bumili yung tao. Pero in reality, hindi totoo yung pinaka-specs. So, kaya ito na yung binili ko kasi ito is kilalang brand ito sa ibang bansa. So, I assume na yung 1080p na nilalagay nila bilang resolution ng front and rear camera nila is totoo. So, itong motorcycle camera na to is meron rin G-sensor. So, ano ba itong G-sensor? Gravity sensor ang ibig sabihin niyan, no? Yung camera nyo, pagka nakakapture yan nung pinaka-collision or meron nagbungguan, or mismong yung motor nyo bigla na aksidente habang nagmamaneho kayo, gagana yung G-sensor niya. Ang gagawin niya, lahat nung makakapture nung pinaka-camera nyo, simula nung time na yon is ilalak niya, no? Nilalak niya. Pagka sinabing nilalak, ibig sabihin, hindi pwedeng ma-delete yung pinaka-video. Ayun yung kinagandaan dito, no? Meron siyang gravity sensor. So, hindi basta-basta mabubura yung mga na-save na video by that time. So, eto nga palang motorcycle camera na to is merong loop recording. So, ano yung sabihin ng loop recording? Alam naman natin na yung memory card is napu-full yun, no? Napu-full yung pinaka-memory nun. So, kapag ka walang loop recording yung binili nyong motorcycle camera, ang mangyayari, no, pagka na-full yung memory card nyo, need nyo mag-delete manually. So, medyo hassle yon. Pero, kung may loop recording yung motorcycle camera na binili nyo, ang gagawin niya, pagka na-pull na yung memory, i-delete niya na yung pinakalumang video. So, hindi nyo kailangan mag-manually delete. Basta ma-pull yung memory, ino-auto-delete niya yung lumang video para makapag-continuous recording kayo. So, hassle-free. So, doon sa sinasabi ko kanina, no, regarding doon sa mga nilalak na video or photos, pagka ginamit nyo yung controller, yung pinakita ko kanina, yung bilog na merong mga pinipindot, o kaya naman yung mga video and photo na nilak ni G-sensor nyo, hindi siya apektado nung loop recording. Basta nakalak yung video, kahit na lumang-luma na siya, hindi siya buburahin nung inyong motorcycle camera. So, ayun yung kinagandaan dito, no? Safe yung mga video na iniingatan nyo, yung mga video ng accident, na gagamitin nyo sanang proof. So, as long as nakalock siya, hindi
mabubura yon nung loop recording. So, magandang maganda to, no? So, aside dun sa loop recording, no, meron pa tong isang features na nagustuhan ko din, which is yung parking mode. So, ano ba yung parking mode? Yung parking mode, halimbawa, pinark nyo na yung motor nyo. Yung parking mode, pagka naka-on yun doon sa setting netong pinaka-monitor nyo, automatic siya magre-record ng video pagka meron nangyari doon sa motor nyo. Hindi ko na lang sigurado kung ano yung trigger niya. Dalawa kasi yung pwedeng trigger nun. Una, sensor. Yung camera natin, possible yan, meron sensor na halimbawa nakapark na kayo, nakapatay na yung motor, merong dumaan. Ang mangyayari, pagka na-sensor yun ng pinaka-camera nyo, mag-o-open na sila para i-record kung ano yung mga nangyayari. Possible yun, no? Hindi ko pa lang kasi natitesting. Ano pa yung pangalawang trigger na possible? Possible is yung shock. Or pagka nabunggo yung motor nyo, mag-trigger na yung mga camera para i-capture yung mga susunod na mangyayari. So, ayun yung kinagandahan doon sa parking mode, no? Hindi kasi lahat ng motorcycle camera is merong parking mode. So, kung maaalala nyo kanina, dalawang type ng power source yung pinakita ko sa inyo. Yung isa, yung USB type. Pangalawa, yung directly na itatap nyo siya sa battery. So, based dun sa pag-a-analyze ko, no, bilang nagwa-wiring naman tayo, pagka USB type yung gagamitin nyo, hindi gagana dito yung park mode or yung parking mode. Kasi, wala siyang supply ng power. Pero kung ang gagamitin yung power source is yung idedirectan nyo siya sa battery, ayun. So, all the time, meron siyang power. So, pwedeng gumana yung parking mode nyo. So, malalaman natin yan, no, pagka in-install na natin tong motorcycle camera natin. So, abangan nyo na lang yung video ko sa pag-install ko neto dun sa motor ko. So, tapusin na natin to. Ingat kayong lahat. God bless.